Pamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWDL. Gusto nyo bang maging happy ang morning nyo? Tutok na sa mas pinaganda, mas pinasaya, at mas kagigiliwan yung morning show sa radyo, ang Happy Morning Show. Kasama ang ating happy host na si Miss Horizon Chaser, dito lang sa DWBL 1242 kHz. Happy Morning Show! Dahil gusto namin, lagi kayo happy! Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Happy morning sa ating mga masusugid na tagapakinig sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Happy po tayo lahat. Dapat po ganon. Kahit po sa kabila ng ating mga maraming pinagdadaanan sa ating buhay. Dahil dapat po kaakibat itong happiness ano po. Ang mga hindi po happy dyan ay hindi po maganda. O, di ba si Miss Cathy Cruz dyan ang tuklasin natin? Naku, napakagandang dilag na po. Totoo po yun mga malating tagapakinig, kapag po talaga is masaya po tayo, tayo po ay nag-aayos sa ating sarili, hindi naman po yun sa ganda lang ng isang tao, yung anyo lang is maganda ka na para maging happy, hindi po ganun. Kailangan po talaga is maging positibo po tayo, no? At kahit po anong anyo natin, kailangan maging masaya tayo, lalo na po dyan sa mga taga DOST po natin na mga media na kung saan napaka masayahin. Lalo na po yung ating mabuting si Mama Beth na kung saan napakaganda rin dahil palangiti. Di ho ba? Nakakaganda at ang ganda-ganda ng buhay kapag po nakikinig tayo at ngumingiti po tayo sa Happy Morning. Mga nasa kakasadahan natin dyan, traffic pa rin po. Pero konting tiis na lamang dahil po ay talagang mukhang malapit na na maano na po mawala na po yung ating problema diyan sa trapiko, no, lalo na po sa EDSA na kung saan talaga pong part na po talaga ng pang-araw-araw ng ating pamumuhay. Pero konting tiis na lamang. Arnold, happy morning sa mga dito po sa FBS, happy morning sa ating mga Batikanong komentarista rin po. Happy morning po sa inyo lahat. At syempre pa yung mga broadcaster natin na iba pa na hindi po natin na mabanggit isa-isa dahil dito po sa Happy Morning ay talaga pong maaasahan ninyo yung mga magaganda mga komento at mga programa. Talaga pong napaka-informative. Kaya po mga mahalating tagapakinig, huwag po kayong maglipat ng inyong talapahita ng inyong mga radyo dahil talaga pong
lugi ang hindi po ang maglipat pala. O, di ba? Okay, ang ating headlines. Kulturang walang pakialam ay dapat makialam na ayon sa DILG Music Dancing. Pagkakaibigan ng tanging pagpipilian ng bansang China at Pilipinas, mula po yan sa balita. Mula naman sa DOST, pinasimple na ang pamamaraan ng pagbalita sa agham. At huwag daw po bibili ng toxic toys ayon sa EcoWaste. Bansang Korean or Korean language, ayan, di kapalit ng Filipino ayon sa DepEd. Abangan nyo rin po yung ating mga komento, ang ating health and science, kung bakit napakahalaga po ito sa ating buhay, sa pang-araw-araw, at sa iba pa ng mga usaping buhay-buhay rin po. After po ng ating headlines, yan po ang ating antabayanan. Dito lamang yan sa Happy Morning. Babalik po tayo sa loob lamang ng ilang minuto. Happy Morning. Happy Morning Program sa DWBL 1242 kHz ay hatid sa inyo ng upang mapangalagaan ang iyong kalusugan at patibayin ang resistensya, ang Health Insight and Wellness Center ay nangunguna sa pagbahagi ng dekalidad na produkto tulad ng Health Insight Alka-Drops, mabisang paunang lunas para sa mga sugat at pananakit ng tiyan. Health Insight Alkamin C at Health Insight Moringa para palakasin ang iyong katawan. Health Insight Andrographis para malabanan ang mga bacteria at viruses. Ang Health Insight Proanthocyanidin Grape Seed Oil Extract at Health Insight Herbal Rub para sa pagod na katawan. At ang Health Insight Barley Nutri Juice at Health Insight Healthy Blend 15-in-1 Herbal Coffee ang pinagsamang bisa at lakas ng kape at kalusugan para sa karagdagang kaalaman. Mag-log on sa www.healthinsight.com.ph at facebook.com/healthinsightwellness. Para sa mga health conscious at wise buyer, bumili ka na ng Salad Master Cookware, ang the best cookware sa buong mundo. Amazing na and healthy pa dahil sa 316 surgical stainless steel titanium cookware. For free healthy cooking presentation, magsadya sa naging number 1 dealer ng Pilipinas at ang number 5 elite dealer sa mundo, ang Healthcare Enterprises Maneha Inc. Number 74, San Isidro Street, Barangay Santo Niño, Galas, Quezon City. Tuwing Sabado, sa ganap na oras ng alas 11 ng umaga. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Okay, narito na po ang ating mga headlines. Laman ng ating headlines dito sa Happy Morning. Si Maricel Tanawit, Happy Morning sa'yo. Para sa iyo itong ating balita na kung saan ay ang kulturang walang pakialam ay dapat makialam na ayon kay DILG USEC Dancing. At idinaos po ang launching ng Full Disclosure Policy Portal or FDP nitong nakalipas na 19 ng Nobyembre 2018 sa Sequoia Hotel, Quezon City. Layunin ng bagong programa ng DILG or Department Interior and Local Government na ang Full Disclosure Policy Portal ay maging hayagan na sa publiko ang mga pondo na inilabas sa bawat ahensya ng gobyerno at sa local government units. Malaking tulong di umano ng pagiging tapat sa tungkulin na hayagang ito sa publiko kung paano nga gumagalaw ang mga pondo. Idiniriin din ng FDPP sa publiko na silipin ang website ng FDP, ang www.fdpp.dilg.gov.ph. Ayon kay DILG Undersecretary for Operations na si Epimaco Dinseng III sa kanyang mensahe na ang kulturang walang pakialam ng taong bayan ay ito rin ang panahon na may pakialam sa pagsugpo ng korupsyon sa bansa. Ugaliing mag-monitor sa bawat galaw ng gobyerno sa pamamagitan ng pagsilip sa palagi nitong nabanggit na website ng FDPP.
karagdagan pa sa panawagan ni Dingsing sa mga public affairs officials ay gampanan itong tungkulin bilang isang tunay na servant na kung saan ay kinakailangan ay bumaba na sa barangays at alamin ang tunay na pangangailangan ng taong bayan. Kinakailangan organisado ang pag-monitor sa paggalaw or pagtingin itong taong bayan at makikita ang ebidensya kung paano ito iwaldas ang pera. Madaling labanan ang korupsyon kung may takot ang gobyerno sa taong bayan. Tandaan di umano na walang programa na magtatagumpay kung walang pakialam ang taong bayan. Samantala, pagkakaibigan ang tanging pagpipilian ng bansang China at Pilipinas. Sinabi ni China President Xi Jinping mula umupo bilang pinuno ng bansa, si Pangulong Duterte muling nabuksan ang pagkakaibigan at pagtutulungan ng dalawang bansa na magdudulot ng tunay na pakinabang sa mamamayan ng katatagan at kaunlaran. Ayon pa kay Pangulong Xi, makiging isdaan ang Asia sa pandaigdigang kapayapaan dahil sa nangyaring pagbabago sa pagitan ng bansang China at Pilipinas. Nanindigan naman si Pangulong Xi na handang tumulong ang bansang China sa Pilipinas upang patatagin ang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pakikipagtulungang mapaunlad ang Pilipinas. Umaasa naman ang Chinese President na matatalakay nila Pangulong Duterte ang malalim na palitan ng paningin nitong regional at international issues na magpapatibay sa relasyon ng dalawang bansa na kung saan ay tinuturing ito na tinuturing na maging maayos. Okay. At una na ritong bumisita pala si Pangulong Duterte sa China noong buwan ng Abril at dumating na sa Pilipinas si Chinese President Xi Jinping para sa kanyang dalawang araw na state visit sa pakipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dakong alas 11:45 nitong umaga nang lumapag ang Air China lulan ng Chinese President at iba pang miyembro ng delegasyon mula sa Brunei. Sinalubong si Xi sa naiauno ng ilang opisyal sa pangunguna ni na Philippine Ambassador to China Chito at itong sa Santa Romana, Chinese Ambassador Xiao Jinhua at ang Finance Secretary na si Carlos Dominguez. Samantala, pinasimple na at itong pamamaraan ng pagbabalita sa agham. Nagdaos ng dalawang araw na training workshop ang Department of Science and Technology Science and Technology Information Institute na kung saan ay katuwang ang National Press Club NPC sa mga piling mamamahayag. Tinalakay ang iba't ibang makabagong paraan ng paghahatid sa impormasyon sa publiko gamit ang social media at ang online news websites. At itinuro din sa ang basic at simple at epektibong teknik sa madaling maintindihan at maiparating ang halaga ng agham sa publiko at bansa gamit ang cellphone at social media sites tulad ng Facebook at naibibigay sa publiko ang impormasyon. Naging tampok sa pagtuturo ni Eduardo Ripardo ng GMA social media producer kung saan paano nga ito malaman ang fact and fake news. Samantala, itinuro naman ni Michael Angelo ang Francesco, ang founder ng flipscience.com. Ito yung mga puntos na dapat nilalaman ng balita tulad ng significance, clarity, interactivity, exactitude at novelty at credibility at empathy. At binanggit din ni Department of Science and Technology Secretary Fortunato A. De La Peña itong 10 kwento na mga nangyari sa press conference na kung saan
na kanyang nadaluhan ay hiniling sa mga media na gumawa pa ng mga balita sa agam na may human interest na kung saan mayroong inside stories ng balita. Kapansin-pansin naman umano na nakaligtaan na ang pagpapahalaga ng mga Pilipino scientists dahil hindi na maalala ang kanilang mga nagawa sa siyensya. Naging pambungad sa tagapagsalita rin si Science and Technology Information Institute na si Director Richard P. Gorbo. Samantala, huwag bibili ng toxic toys ayon sa EcoWaste. Nagbabala ang toxic watchdog ng EcoWaste Coalition sa masamang epekto ng mga mapanganib na chemical sa kalusugan ng publiko matapos madiscover ng grupo na mayroong 32 sa 100 sample ng toys sa kanilang nakuha sa mga lokal na pamilihan at toy nagtataglay ng lead at ng iba pang mapanganib na chemical. Nagpahayag itong pagkabala ni Tony Dizon ng Chemical Safety Campaigner of EcoWaste Coalition na dahil wala umanong paalala sa graphic warnings ang mga laruan na tulad ng fidget spinner na mayroong 100,000 at 78,000 na 100,000 na parts ng per million ng lead nito. Hinikayat niya ito mga kaugnay na ahensya na aksyonan ito sa pag-alis ng mga toxic toys doon sa pamilihan lalo ngayong holiday season. Bukod sa mga nakalalasong chemical na nasa mga laruan, nagpaalala rin si Dizon doon sa panganib na maaring idulot na ilang laruan. Lalo na itong mga maliliit na parte na maaari umano makakain ng mga bata. Gayon din itong mga laruan na may matutulis na bahagi na maaaring makasakit. Samantala, upang masiguro ang kaligtasan ng mga bata, nagdaos kamakailan ng isang event ang grupo na may temang Every Child Deserves a Safe Toy, Make It Happen, kasabay ng Universal Children's Day kahapon. Paalala ng EcoWaste, mas basahing mabuti ang label ng bibilhing laruan at huwag bibili ng hindi rehistrado. Pumili ng laruang naayon sa edad at ugali ng bata at huwag bibili na maaari masakit o makasakit sa paslit. Mahalaga ring isaisip na karaniwan ng may delikadong chemical gaya ng cadmium at ang lead at ang laruang plastic na malakas ang amoy. At kung maaari ay huwag magpagamit ng face paint sa bata. Everybody should be happy. You know what I'm saying? Happy. Samantala, Korean language, di kapalit ng Filipino ayon sa DepEd. Hindi kapalit ng Filipino subject ang Korean language class na ituturo sa Basic Education Curriculum or BEC. Ito ang paglilinaw kahapon ng Department of Education or DepEd. Ito yung sinasabing naturang dayuhang lengguahe ay ituturo lang bilang elective at hindi magiging bahagi daw ng core subjects ng BEC. Tuturo lang din ito sa mga merong 700 estudyante sa 10 piling junior high schools na sa National Capital Region or nasa NCR ayon sa DepEd. Depensa ng kagawaran, hindi lang naman ang Korean language ang itinuturo sa bansa dahil sa noon pa man ay marunan silang special program and foreign language classes na kinabibilingan ng Spanish, French, German, Chinese at Japanese. Nauna na ang pinaliwanag ng DepEd na hindi lahat ng nais matuto ng Korean ay maaaring kumuha ng naturang klase. Dahil tangi ang mga estudyanteng nahasa na sa Pilipino at English ay kwalipikadong mag-aral nito. At matatandaan na kung saan ay pinayagan ng Korte Suprema na tanggalin na sa core college subjects ang Pilipino at panitikan. Kasabay na rin yung pagsuporta nito sa constitutionality ng K-12 program. Yan ay report mula sa balita. Okay, yan po ang laman ng ating mga headlines dito sa Happy Morning. Magbabalik po tayo sa loob lamang ng ilang minuto. Susunod po natin ang kahalagahan ng siyensya at kalusugan at ang usapang buhay-buhay. Isama na rin po natin ang usapang social media.
ang Happy Morning Program sa DWBL 1242 kHz ay hatid sa inyo ng upang mapangalagaan ang iyong kalusugan at patibayin ang resistensya, ang Health Insight and Wellness Center ay nangunguna sa pagbahagi ng dekalidad na produkto tulad ng Health Insight Alka-Drops, mabisang paunang lunas para sa mga sugat at pananakit ng tiyan. Health Insight Alkamin C at Health Insight Moringa para palakasin ang iyong katawan. Health Insight Andrographis para malabanan ang mga bacteria at viruses. Ang Health Insight Proanthocyanidin Grape Seed Oil Extract at Health Insight Herbal para sa pagod na katawan. At ang Health Insight Barley Nutri Juice at Health Insight Healthy Blend 15-in-1 Herbal Coffee ang pinagsamang bisa at lakas ng kape at kalusugan para sa karagdagang kaalaman. Mag-log on sa www.healthinsight.com.ph at facebook.com/healthinsightwellness. Para sa mga health conscious at wise buyer, bumili ka na ng Salad Master Cookware, ang the best cookware sa buong mundo. Amazing na and healthy pa dahil sa 316 surgical stainless steel titanium cookware. For free healthy cooking presentation, magsadya sa naging number 1 dealer ng Pilipinas at ang number 5 elite dealer sa mundo, ang Healthcare Enterprises Maneha Inc. Number 74, San Isidro Street, Barangay Santo Niño, Galas, Quezon City. Tuwing Sabado, sa ganap na oras ng alas 11 ng umaga. Health is wealth. Kaya para mas mapangalagaan ng tama ang iyong kalusugan, tutok na sa Kalusugan at Siyensya sa Happy Morning Show. Happy Morning Show! Ikaw ay nakikinig kay Miss Horizon Chaser. Okay, happy morning po muli sa ating masisigagasig na tagapakinig po sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, lalo na po sa iba't ibang sulok ng mundo na kung saan live streaming po tayo sa YouTube, na kung saan din po may mga kamag-anakan at mga masusugid nating kaibigan dyan sa ibang bansa. Nakikinig naman, nag-live streaming po ang ating butihing masipag dyan na si Mama Ma'am Lilibet Pitilia Padilla ng DOST. Happy morning po, Ma'am. At si Sir Jess Posadas, naka-live din po. Okay, at ang mga kaibigan natin dyan sa Facebook, dito po tayo sa live streaming ng DWBL. Sige po, at ang at binabati rin po muna natin yung mga nandoon po sa DILG sa launching po nila, no, bago po natin simulan ang usaping science or agham na kung bakit napakahalaga po ito sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Kahit anong gawin natin, anong galaw natin, ano pong ginagawa natin, nandiyan po ang agham or science. Di ba ba? So titingnan po natin kung paano po natin ito na maikakapit po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at bakit napakahalaga ang science, ano po, at ang kalusugan. Binabati natin si DILG ng Bureau of Local Government Supervision, si Director Odilon Pasaraba. Happy morning! Yung Undersecretary po ng Operations ng DILG, si Ipimako Densing po ay next week sa Friday. Makakapanayan po natin dito. Sir Bobby, gabi na dyan po sa DAR, Secretary Jan Castriciones. Alamin po natin sana kung ano po yung mga update ngayon sa DAR. Kahapon, meron silang sports fest, ano po. Pero bago yan, meron din silang mga programang nagawa na po dyan sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ngayon. Dahil ang araw-araw nga po na abala itong DAR natin, ano po. Okay, at alamin din po natin yung iba pang mga sitwasyon mula kay Bernard naman ay nandun po sa PressCon. Ayan. At magla-live interview po siya. Abangan natin kay Dr. Joseto Bio, director po ng DOST, ng Science Education Institute. Yung topic doon, hinggil sa scholarship program at ang Bangon Marawi Project at ang Project Patriot, na kung saan nandun si Bernard.
Okay, or baka dalawa daw po ang mag-interview doon na si Ms. Ruby Lanya na isang Chief Science Education and Innovations Division naman. Everybody should be okay, so... Haha, okay. Tingnan natin si Bernard. Mga mahal ating tagapakinig, bakit nga ba napakahalaga ang sensya? Ano po? Ito po ay isang universo na kung saan ay panahon pa lang ng Biblia, nariyan na po, di ho ba? Sa Genesis 1:1 nandiyan na ang universo na ito na kung saan ay isang alamat na po talaga ito na dapat pala natin na alamin na, no? At tayo mismong mga tao ay nariyan na rin po sa isang universo na ito. At bawat araw, kontrolado po tayo ng isang lohikal na mga batas ng ating kalikasan. At hindi lang kung ano lang po ang maisipan ng ating mga kung sino-sino mga bathala dyan. Kaya po, maraming mga matatalinong tao sa ngayon, lalo na po ang ating mga scientifico ano po, na masisigasig, na kung papaano nila aralin ito, yung mga nilalaman ng universo, at kung papaano nila ma-apply or maibigay or maihatid sa atin na mga ordinaryong mamamayan para ay mapakinabangan po natin ang mga pag-aaral na ginagawa ng ating mga siyentipiko. So, ganun po sila kahalaga, di ho ba? So, isipin nyo, bawat bagay, like yung brain, itong utak ng tao, at yung mga cell phones, at kung anong nakikita ng ating mga mata, bahagi po yan ng science, ano po, or agham, na merong mga siyentipiko na nag-aaral po rito. Kaya po mga mahal at tagapakinig, talaga pong sa lupa pa lang natin, sa tubig pa lang natin at mga bukal natin dyan, napakahirap na po yan intindihin. Ano po? Kung wala po ang mga ito, siguro po marami na pong nangyayari sa atin na hindi na po magandang nagaganap. Di ho ba? Okay, at narito si Bernard. Happy morning sa'yo, Bernard. Anong balita? My good morning. Dito, sa lang itong ginagawa nating amay na gagawing press conference. Okay. Oh, dito sa Department of Science and Technology. Mm-hmm. May isang agency ng DOST na kung tawagin ay Science Education Institute. At nandito, ilain ko lang itong si Ma'am si Dr. Josette Bio. Rosette? Siya yung Rosette Dio? Josette Dio. Siya yung director ng DOST Science Education Institute. Okay. At maraming programa itong agency na ito. Actually, yung DOST, meron siyang 19 agencies and 18 regional offices. Okay. And then, isa sa mga sakop na programa ni Dr. Josette, ito yung scholarship program. Mm-hmm. Bangon Marawi Project at itong Project Patriot. At ipapaliwanag po yun ni Dr. Ma'am. Lifetime yun sa DWBL at nasa kapitang linya si Ms. Horizon Chaser, si Ms. Darisa Gonzalez. Happy morning po, Dr. Josette. Hi, good morning. Opo, Ms. Horizon Chaser po ito, ma'am. Doc, kumusta po tayo dyan at ano po yung ating press con po ba yan or isa pong forum? Isang press conference ito sa mga partner journalists at media personalities natin para magpasalamat sa kanila sa tulong sa Science Education Institute sa pag-promote ng ating programa, especially ang scholarship program. Okay. So, ma'am, doc, pakisuyo na lang po, ano po bang pwede nating na maihatid sa ating mga listeners single dyan sa scholarship ninyo na ngayon ay tatalakayin dyan sa PressCon? Okay. Ang Science Education Institute, no, ipakilala ko muna, isa itong ahensya ng Department of Science and Technology na ang kanyang mandate ay paramihin ang ating mga science person, science technologists, engineers, and mathematicians kasi kailangan natin ito in support of national government programs. So, ang pinakamalaki naming programa ay ang scholarship program, no?
nagbibigay tayo ng scholarship sa mga college students in science and mathematics, no, yung lahat ng fields ng science, technology, engineering and mathematics. Yung scholarship na to, nagbibigay tayo ng national competitive examination. Usually this is being held in October. Then out of the thousands of applicants, kasi ngayong year may mga 80,000 applicants tayo, kumukuha tayo ng mga 9,000 passers at binibigyan natin ito ng scholarship sa kolehiyo. Pag-scholar sila, ngayon kasi may free tuition law, dati binabayaran natin ang tuition nila, but for private universities, no, kasi yung ibang scholar sa private university, nagbibigay tayo ng tuition subsidy of 40,000 per school year. Pero kagandaan sa scholarship na to is may monthly allowance sila of 7,000 pesos per month. At may book allowance pa sila na 10,000 at may iba pang mga benefits. Pero scholarship program natin does not only end sa college level. Nagbibigay din tayo ng scholarship sa postgraduate for those who are pursuing their MS and PhD. At not only here in the Philippines but also abroad. In fact, kararating ko lang last night from Malaysia kasi gumraduate yung anim natin na scholars at sa Petronas University who are pursuing their Masters of Science and Petroleum Engineering kasi walang petroleum engineering na postgraduate dito sa Pilipinas. Aral natin sila abroad. So yun, may mga 30,000 scholars tayo sa undergraduate level na sinusuportahan. Mga 3,000 who are pursuing their MS at saka over 1,000 na PhD. Okay. We have also scholars studying abroad. We have around 140 foreign scholars studying in universities sa mga 24 countries globally, no? So, nakamalaking programa natin sa pag-produce ng mga kailangan natin science and technology human resources. Okay po, Doc. Kailan po pwede na sila po, nagsisimula na po ba itong scholarship program ninyo? Napakatagal na itong scholarship program namin, okay. No? Oh, patuloy pa rin po na... Patuloy pa rin ito, oo. Okay. Patuloy pa rin ito. Yung ating application period ayun. Na is started will be ng June. Okay. Tapos yung exam natin is August. Okay. At then, nagre-release tayo kasi may dalawa tayong classing examination for incoming freshmen and for those who are already in third year pero hindi nagkaroon ng scholarship, no? Ang tinatawag natin junior level science scholarship program. Okay. So, for mga third year students ito, we will be releasing the results this December pero yung kanilang benefits retroactive yan in June. Okay. Or August, depending sa opening of the school year. Tapos yung incoming freshman naman natin, i-release natin ang results in March. Okay. Doc, ano pong website natin dyan para sa iba pa na interesado rin na kumuha ng scholarship program ninyo? Saang lugar lang po ang po pwede meron? Nationwide tayo. Nationwide. May mga 280 testing centers tayo nationwide. Okay. No? Ang malapit sila, makipag-coordinate sila sa mga DOS, regional and provincial offices about the program, and also to visit the website of the Science Education Institute, no? www.sci.dost.gov.ph. Okay. Doc, sakop din po ang Marawi program ninyo dyan sa scholarship, di ho ba? So, Meron tayong Bangon Marawi Scholarship Program. Okay. Actually, may mga existing scholars na tayo sa Marawi ever since. Both sa state at saka sa graduate level. Delivering institution kasi ang MSU Marawi for MS and PhD in Science Education. Pero nung nagyera sa Marawi, marami ding mga college students na nag-aaral doon na walang scholarship, na wala ng bahay. Paano yun? So, ang ginawa namin, in-identify namin sila sa tulong ng MSU Marawi at MSU Iligan Institute of Technology. Tapos may mga certain requirements din kami
for example, yung grade requirements, kasi hindi naman lahat mabigyan natin ng scholarship, no? So, we're able to help 248 students. Okay. Binigyan natin ng scholarship without exam. Nasaan po sila ngayon kaya, Doc? Nag-aaral sila. Sa kasi di ba wala na yung, wala, yung Marawi. Asan? Pero yung si Marawi na university, nandiyan pa rin. Okay. So, kung yung iba sa kanila, majority of them are studying sa NSU Marawi. Iba nga yung graduate na ngayong year, no? Okay. Ang iba naman sa kanila, choose to study sa NSU. Mag-continue ng kanilang pag-aaral sa NSU, Iligan Institute of Technology. Mm-hmm. So, tayo ng scholarship sa undergraduate, mga 220 yun. Tapos, may 10 MS. Kasi may mga teachers din na hindi na makabalik sa school dahil natunog o nasira yung paaralan. Ayun. Nagigay tayo ng scholarship sa teachers, no, for their master's degree as well as their PhD degree. Okay. At kung mga teachers, yun sila nag-aaral sa Iligan, sa NSU, Iligan Institute of Technology. Pero hindi naman po tayo nagkukulang, Doc, ng guro? Sa buong Pilipinas? Nitong program ninyo sa scholarship lang po? Ay, naman. Wala, hindi naman. Kasi ina-integrate din naman sila sa mga universities na full faculty naman, no? Hindi naman na... Kasi regular students din sila, so hindi naman nagkukulang sa mga guro sa mga universities Pero yun lang po ang ano, ano pa po bang dapat na intindihan ng ating mga nais po na kumuha ng scholarship? Meron, okay na po ba yun? O meron pa pong dapat na malinawin doon? Sa undergraduate level, may mga certain requirements yan para mag-apply. Nandiyan yan sa bad natin. Ang lahat ng, for example, ang lahat ng mga high school graduating students na nasa STEM track, Science, Technology, Engineering, and Mathematics track, lahat sila are entitled, no? Pwede silang kumuha ng aming scholarship. Okay. So, examination. So, wala bang sinasabi na 10% of the graduating class or 20%? Wala. Lahat ng nagpursue ng STEM track are eligible to take our scholarship examination. Okay. Yung mga hindi sa STEM track naman, they are also entitled provided they belong to the top 10% of the graduating class. May age limit po ba, Doc? Sa ano naman, sa undergraduate, wala kaming age limit. Pero sa MS at saka PhD namin, may age limit, I think 45 years old. Yung pinaka... Sayang di ako sumabit. Biro lang. Okay, Doc. Bilang panghuli po at congratulations po dyan. At mukhang matagumpay naman po yata ang inyong programa. Meron pa po tayong last na po na mga isang minuto po na pwede nating ipaabot pa sa ating mga kabayan. Yeah, ini-encourage din namin yung mga young professionals natin in science, engineering, and mathematics to avail our scholarship programs and at PhD kasi maganda din yung benefits, no? May mga delivering institutions tayo nationwide, itong mga the best schools in the country where they can go. At ang benefits, napaka-generous, no? Kasi binabayaran namin ng full ang tuition. At yung MS natin, may monthly allowance yan na 25,000 per month. Ang fee naman natin is receiving an allowance of 33,000 per month. Laki pala. Malaki. May mga research grants yan sila to do the research. May dissemination grant pa kasi encourage them to present their papers and attend conferences not only locally but abroad, no? Sa mga scholars natin, nagbibigay tayo ng 75,000 for them to travel to present their papers. At sa PhD naman natin, nagbibigay tayo ng 150,000, no? So, Okay, so ayan po, yun po ang boses ni Dr. Giuseppe na kung saan ay mayroon po silang mga programa para sa scholarship po, no, ng DOST. Diyan po, press con po ngayon. Okay, at yun po ay report ni Bernard Mignosa. Okay, Bernard, magpatuloy.
Tapos na yung ating nakuhang report kay Doktora. Meron pa po ba tayong dapat ma-ano dyan? Ma-ilatag dito sa ating programa Happy Morning. Bernard? Ikaw tinatawag din. Okay. Hello? Ah, si Doc? Hello? Okay, Doc. Salamat po. Happy morning po muli, Doc. Joseph, nandiyan ka pa? Or si Bernard na? Nawala ng ano, opo. Ayan, narinig ko na kayo. Nandito si Ma'am. Nandito pa. Okay, Doc. Regarding naman to. Bilang pagtatapos na po. Okay. Sige, kuya. Ayan. Okay, partner. At mamaya-mayat, sa aking pagbabalik ay i-discuss natin, try natin ulit sa paliwanag sa taong bayan itong regarding dito sa project PPDSM. Okay. Hello, partner. Hello, partner. Okay, naririnig kita. Go ahead. Nandito pa si Ma'am. Nandito pa. Ma'am. Happy morning po muli, Doc. Hi, hello. Marami po salamat at meron pa po tayo na ano, bilang panghuli. Ay, may idagdag din ako. Oo. May dagdag din ako na may programa din kami na para mapakinabangan talaga yung ating mga scholars at Okay. Sindihan nila bakit nag-i-invest ang gobyerno sa kanilang scholarship, sa kanilang pag-aaral. Then kami tinatawag na the BOSP SEI Filipino Patriot Scholars Program. Patriot Program. Okay. DOST, again, Doc, ano po uli? SEI. EI. Institute, no? Okay. SEI. Oo. Filipino Patriot Scholars Program. Mm-hmm. Isa itong intervention para maintindihan ng ating mga scholars bakit mag-i-invest ang gobyerno sa kanilang pag-aaral. Mm-hmm. So, mga series of orientation and formation programs ito, pumupunta kami sa mga regions, no, to meet our 30,000 scholars wherever they are. Mm-hmm. Para two-week formation activities tayo sa kanila, no, na we instill in them the value of patriotism, no, love of country, kasi mm-hmm. dapat sa kanilang mga kaalaman, profession, and opportunities mm-hmm. sa gamitin nila para matulungan ma-address ang problema ng ating bayan okay. at makatulong sila ma-improve ang quality of life of our mm-hmm. fellow Filipinos. Okay. So, and then we also advocate three core values among our scholars. Mm-hmm. Number one is professional excellence. Na mm-hmm. dapat they will always give their best in whatever they do. Okay. At pagbutihan nila yung kanilang hindi lang knowledge and skills, pati na rin yung kanilang value system na dapat alam nila ano ang tama, ano ang mali, and mm-hmm. after that mistake, no? Okay. And we also advocate social responsibility. Mm-hmm. Na sila titingnan yung kanilang mga sarili, pamilya, pero titingnan din nila ang komunidad at paano sila makatulong. Okay. Then also, we know that the scholars are the best and the brightest in the country. Alam natin mga potential leaders ito. Mm-mm. So, we also advocate a servant leadership. Ayun. Okay, napakaganda po niyan, Doc. Maraming po salamat. Hanggang po sa muli at mag-live po tayo rito sa Happy Morning. Okay. Salamat for the opportunity na mag-broadcast din namin live ang aming mga programa. Okay, marami pong salamat. Bernard, babalik tayo sa loob lang ilang minuto, ha? Oo. Okay, yan nga. At mamaya, antabayanan natin yung gagawing press conference regarding ito sa Science Education Institute na pangungunahan ni Director Dr. Josette Bio. Director siya ng Science and Technology, Science Education Unit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Quezon para sa Happy Morning sa DWBL. Ito si Bernard Benyosa, nag-uulat. Okay, yan po ang tinig ni Bernard Benyosa. Okay po, nakita natin, no, mga malating tagapakinig, kung gaano po kasipag ang ating ahensya ng ating gobyerno para po mapasulong pa yung ating pag-unlad dito sa ating bansa sa pamamagitan po
ng pag-anyaya ng ating mga kababayan na gusto pang matuto, magkaroon ng tamang edukasyon, no? At tumaas yung level ng ating pamumuhay. Kaya ganun po kahalaga talaga yung ating mga ginagampanan sa apang araw-araw. Kaya po, isang malaki oportunidad na yan. Kaya ang kailangan na lang natin is lumabas sa ating tahanan, maghanap, mag-research, ano po, at alamin yung mga kung ano pang kailangan natin sa ating sarili. Kasi hindi po makapapaabot yan sa atin kapag po hindi rin po tayo gumalaw. Kasi ang gobyerno kulang na lang ay isinubo na nga sa'yo, kulang na lang is sila na lang pa ang umuya para lamang sa'yo. Di ho ba? So wala pong imposible talaga sa ngayon. Basta lamang po ay talagang laki pa natin ng pagkilos din naman. So kapag nagkatulong-tulong po tayo, ay maaari naman po talagang umunlad yung ating ating bansa, ang ating lifestyle. Ano po? Kaya po, marami pa talagang mga bagay na dapat natin naiintindihin pa. Kaya po, hindi po talaga po pwede lamang nasa isang sulok at magdasal at tumingi na wala po tayong pagkilos. Kaya maraming mga programa ang DOST, maraming salamat. At maraming programa din ang iba pang mga ahensya ng ating gobyerno. Kaya doon na lamang po tayo talaga tumingin kung ano yung mga programang ito. At na kung saan naman po ay maaari pala nating gamitin. Ayan. So, nariyan naman ang tagapagsilip ng ating anti-corruption, itong DILG rin naman, na kung saan ay kanina sa balita nga natin, sa headlines natin, yung portal doon sa DILG ay silipin nyo po para makita ninyo yung kung saan napupunta yung mga pondo na ibinibigay po sa mga ahensya ng ating gobyerno at sa local governments natin. At maaari na rin daw po pala tayo makialam at wag daw po na hindi rin makialam. Pero yun nga, may mga proseso dyan na dapat ay organisado. Ibig sabihin ng organisado, isa grupo kayo, hindi lang ikaw mag-isa, at meron po kayong mga ebidensya na talagang nakikita po natin na talaga pong hindi po tama ang paggamit ng pondo, no? Yon, mga ganong bagay. Maging productive din tayo, maging magkaroon din po tayo ng mga share, no, sa ating gobyerno. Pero huwag naman po mag-away-away. Huwag naman po tayo magbagsakan. Kundi titingnan na lang po natin talaga ano yung kakulangan. So, pwede namang maayos na pag-report, maayos na pag-kukomento, may mga words na dapat tayong piliin. Di ho ba kapag may mga bagay po na hindi po natin gusto. So, para po, kapart din po kasi yun ng pag-unlad eh. Di ho ba? Part din po yan ng sensya. Part din po ng ating kalusugan. So, sama-sama yan. Kasi kapag po ay kahit ano pong ang tungkulin natin o ano mang ginagawa po natin, kapag hindi po natin nilalakipan yan ng kanina nabanggit ni Dr. Dio, yung tawag dito yung alam, yung hindi natin kinakapit yung tama, yung good na bagay, no? Ay baliwala rin yon. Hindi po natin na mai-apply yung natutunan po natin kung ano man po na itinuturo po sa atin, kung gaano po kaganda yung meron po tayong alam na ganon. Useless kapag po ay hindi natin ginagamit sa tama, sa magandang bagay. Ganon po yun eh. Kaya po, kahit sino man tayo, anuman po ang ating kalagayan sa ating pamumuhay, kung alam natin yung tama at ikabubuti po sa atin, ay talagang uunlad po tayo. No? At yan lang po talagang hindi natin naintindihan. O eto, halimbawa, yung isang software ng designer na kung saan, talaga po nga hindi po biro, ano po, na maging designer kasi isang software, halimbawa nitong laptop, wala akong laptop na ganito kaganda, na kung wala pong mga ganitong klaseng mga siyentipiko natin, na tulad nito si Dr. Fan Yu, na isa pong scientist po ito, at ang kanyang profession ay isang research mathematician sa China Institute of Atomic Energy, o ba? Diba? So marami yan dito rin sa ating bansa. Malapit po yan doon sa bansang Beijing, sa Atiesta. At ito po ay ang kanyang teorya ay talagang malupit din, ano po? Talagang nandyan sa evolution. Paniniwala ni Dr. Yu na talagang pwedeng yung software na kanyang ginawa ay pwede talagang mangyayari yon
Kaya lang talagang marami lang siyang pag-aaral na ginagawa at para mabuo itong mga software na ito na kanyang mga dinisenyo. Kaya po, hindi po biro dahil mahabang proseso talaga. So, yan po yung panawagan ng DOST rin dito sa ating bansa talaga na magkaroon po ng marami pang mga scientist ano po, na magkaroon ng masusing pag-aaral din sa doon sa mga na-imbento nila. Kaya lang nga po, ang nakakalungkot lang, konti na lang kasi yung mga scientist natin at nangangibang bansa pa sila. At yung mga, kung ano man mga imbento dito na nagagamit na po natin ay galing pa po sa ibang bansa. Actually, kayang-kaya naman po ng mga kapwa natin Pilipino. Marami tayong mga inventors dito, mga scientists din po natin na parang nawawala na po sila ng tiwala sa kanilang sarili dahil unang-una, wala pong kumikilala sa kanila. Unang, lalo na po yung mga kamag-anak nila. Aminin po natin dyan. Marami po tayong mga kababayan, no? Na mga matatalino, mahuhusay, mga nag-iimbento, mga scientist natin dyan. Parang ang tingin po kasi natin sa kanila is parang kakaiba. So, yun po ang nagiging problema. Kaya nawawalan tuloy sila ng tiwala sa kanilang sarili. Sa totoo lang, kailangan na nila ng suporta. Kailangan yung mga katulad natin na magbibigay po sa kanila ng support na mahalaga sila at paghusayan pa nila yung kanilang ginagawa dahil hindi po biro talaga mag-aral. Katulad pong ginawa nito ni Dr. Fan Yu na matagal ng kanyang ginawang pag-aaral dito sa software po ng magiging designer ng kung ano man. Ano ho, so hindi po biro. Pero dahil siguro may mga suporta ng kanyang pamilya, kaya nagkakaroon siya ng patuloy na pag-aaral. So, naging matagumpay itong isang mga scientist na ito. Ano po? Kaya dito sa ating bansa, kaya lumiliit ang bilang nito mga scientifico natin at hindi pa kilala ng ating mga kabataan. Tayo, ako nga rin po, aminin natin na inyong abang lingkod. Ilan lang bang scientist ang kilala natin, di ba, no, Arnold? Ganun din naman, yun nga, yung nabinanggit nga po ng ating secretary ng DOST, si De La Peña, na kung saan ay ilan na lang daw po talagang nakakakilala ng scientist kapag po ay ini-interview niya mga kabataan, kung saan po merong mga programa ang DOST, yun daw po ay nakakalungkot. So, hirap sila natandaan. Sa totoo lang, napakahalaga po nila talaga. Kinakain natin, ginagamitan po talaga ng mga scientist yan, ng mga nitong mga iba pang mga nag-iimbento kung ano man po ang para sa kalusugan natin, mga gamot natin, no? Mga chemistry natin, nandyan po yan, mga yan. So, lahat po ay mahalaga sa bawat galaw natin ay nandyan yung ang science. Ano po, bagaman hindi po tayo scientist, kaya medyo nahihirapan pagdating sa technical, ay inyong abang lingkod. Pero po, may mga research tayo na kung saan ay na mahalaga ang mga ito at malalalim ang kanilang pag-aaral. Tayo naman, na hindi tayo scientist at wala tayong tiyaga sa pag-aaral ng ganito, kinakailangan naman natin na bigyan sila ng tamang pananaw at motibo. Huwag naman po natin gawin sila na parang kakaiba. Kundi magbigay po tayo ng pampatibay loob para sa mga ito, para po sila ay magkaroon ng inspirasyon pa at madagdagan pa ang bilang ng mga itong mga scientist natin. At huwag natin ibida yung mga tao na wala namang ginawang maganda, kundi puro problema lang sa ating bansa. Mas magandang ibida pa itong mga scientist po natin, di ho ba? Kasi napaka-productive po nilang tao. So, sana nga maunawaan natin kung gaano kahalaga ito sa ating buhay at paano rin po natin sila na parangalan. At yung kanilang mga tinatangkilik naman po, sana tulong-tulong din tayo. Halimbawa, isa kang negosyante, ano po, isa kang supplier, ano po. Kung tangkilikin muna natin yung gawa ng ating kababayan, ang mga Pilipino scientists natin, bago po siguro yung kung ano man po ang mga meron sa ibang bansa. Para naman po isa yung ating pondas umiikot-ikot lamang dito sa atin, sa ating bansa, di ho ba? Tayo-tayo mismo ay nagkakatulungan, tayo-tayo mismo ay nagkakaangatan. Ganyan yung ano yung pananaw nito mga kapitbahay natin na China, ano po, na kung saan sila po ay masisipag at nagtutulungan at kung sino pong bumabagsak sa kanila ay talagang nagkakatulungan po sila. At sana ganun din po tayo, ano po, suportahan natin at huwag nating pintasan ito ating mga scientists. Kung sakaling sila po ay pumalpak ng kanilang mga inimbento, ay titingnan po natin. Diyan po sa IRI, no, yung
Marami po tayong mga scientist dyan na pinag-aaralan pong iba't ibang klase ng bigas. May mga issue na hindi po dapat natin ilabas dahil part din po ng pag-aaral yon. Pero may mga na-invento sila, like yung kailan yung GMO na ano, no? Yung ano yun, Arnold? Yung kulay yellow na bigas uli? Nakalimutan natin. yung corn rice, parang ganyan. Pero po, hindi pala, mali-mali pala yung mga report ng ganyan. So, mayroon tayong responsibilidad po, mga kababayan natin, na medyo alamin po natin ang tamang balita or news at report para dyan. Kung talaga bang ito ay masama sa ating kalusugan yung mga ganong bagay na naimbento nitong ating mga masisigasig na mga scientist sa ating bansa. Kaya po, sana ay huwag tayo basta-basta na maglatag ng mga maling impormasyon na hindi po natin, wala po tayong napagbasihan. At kung nakakasira naman po sa isip ng ating mga kababayan, na ating sino man mga nagbabasa at sumisilip nito, huwag naman po natin na munang i-post kung maaari lamang. Kasi parang magkakaroon kasi ng psychological effect dito sa ating mga kababayan na parang masama na lang kahit na ang bagay ay hindi naman po masama. So sana po magkaroon tayo ng responsibilidad talaga at magkaroon tayo ng karunungan din po na yung lifestyle na ginagawa po natin is hindi po yun para sa isang tao lamang, kundi para rin po sa atin. Kung anong epekto, anong balik po yun sa atin. Kaya po napakahalaga talaga magkaroon tayo ng tinatawag na bilang isang responsabling mamamayan. At magkaroon ng pakialam na, di ho ba? Okay, yata. Okay, so yun po ang pananaw natin sa science na mahalaga sa kalusugan natin, sa lifestyle po natin. At ito lamang bilang panguli, ilang minuto na lamang po, na yung buhay natin sa ngayon, mga mahal at itagapakilig, ay bibigyan po natin talaga ito ng dangal or dignidad. Kasi kung ikaw mismo or tayo mismo ay wala po tayong dignidad sa ating sarili. Ayan. Okay, happy morning muna kay Ronald Miguel Villanueva Tolentino. Hi ma'am, happy morning po sa iyo. Happy morning muli kay Maricol Tanawin. Ma'am Lilivet, Jess Pusayas, at hindi po natin na-share ito. Paki-share na lamang po. Mamaya i-share natin after po ng ating programa. Okay, so yung lifestyle naman, no? Hindi ako naniniwala na may mahirap. Kasi yung ugali nating makaako, abangan nyo po yan, makaako, ako ng ako. Ano ibig sabihin nito? Dahil dyan, yan ang magdudulot ng ating kahirapan. Yung mga OFWs natin na nasa ibang bansa ngayon, wala po silang ginawa kundi makaako. Inaako po nila ang lahat ng obligasyon ng kanilang mga pamilya. Kapalit po ng kanilang paghihirap ng pagtatrabaho, paglayo ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero kung alisin natin yung makaako na yan, anong ipapalit natin? Ay baka ay masyahan po tayo sa ating buhay at umunlad din po tayo at mawala na rin ang mga hindi mahilig umasa sa makaako. Diba no, Bernard? Ay, Bernard, Arnold. So, walang problema ang magtulungan eh. Ang ibig ka lang sabihin dyan is dapat yung sumobra na po sa atin, sa kinikita na po natin, ay pwede po natin ikapit yung pagiging makaako. Ano ho? So, yung bagay, unahin mo muna sa sarili natin. Kung ano yung pangangailangan ng isang tao para mabuhay, maayos, may maayos na higaan, may maayos na inumin, pagkain sa araw-araw, at higit sa lahat, kapag po tayo ay nanghina na, ano po yung pambayad natin sa ospital at panggamot natin sa ating sarili, di ho ba? Bago po tayo maging makaako. Ayan. So, tuturo po natin yan sa tamang lifestyle dito sa Happy Morning. At ang inyong abang lingkod ay talagang hindi po magsasawa na magbibigay po tayo ng payo dyan. At mag-message po kayo sa Facebook lamang. Huwag naman po yung mga personal. Huwag yun lamang po ako utangan. Kundi tuturuan ko po kayo kung ano po yung tips para sa tamang paggamit ng mga kaperahan at kung ano po ang tips para sa paano natin dalhin ang mga problema. Lalo mga kabiguan sa pag-ibig, pwede rin po tayo dyan.
Kaya pwede po kayo mag-message. Problema sa pamilya, nariyan din po tayo. Pwede po tayo magbigay po ng payo dyan. At hindi lang din po yan talaga yung mga nasa ahensya ng ating gobyerno. Paano po tayo maging balanse? Dahil hindi po pwedeng kayang gampanan naman nila lahat po yan pang araw-araw. Lalo na po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Kailangan din niya magpahinga. Hindi po yan robot na dapat po ay unawain po talaga natin yan. At kailangan din po talaga niya is magkaroon ng tamang kalusugan. So, dapat po ang mentalidad natin talaga is talagang maintindihan natin na maitama ito at huwag tayo maging makitid dahil ang kakitiran yan po ang magpapahirap sa atin talaga. Aminin! Di ho ba? So, unlike nung open-minded po tayo at alamin muna natin mga bagay-bagay, magsaliksik, mag-isip at umupo muna sa isang sulok bago po tayo mag-judge at bago po tayo na mag-post sa Facebook ng kung ano-ano. At baka makasakit ka at baka yan po ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Diba? Okay, at wala na po tayong oras. At susunod na si Ruben Ilagan, ang ating Batikanong komentarista po dito sa DWBL. At talaga pong araw-araw po ang kanyang programa. Salamat sa Health Watchers kanina at sa ating mga kaibigan dyan sa live streaming. Happy morning po. Cathy Cruz, maraming salamat muli. Bel Sorara at Bernard, maraming salamat sa iyo. Okay, nagpapaalam na po inyong abang lingkod. Miss Horizon Chaser po ito. Happy morning! Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all! Sumain nyo ang isa na namang happy morning na programa. Hanggang sa susunod nating pagsasama-sama, dito lang sa Happy Morning Show sa DWBL. With the air, like I don't care, baby, by the way.